Good morning guys, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. At yung inyong nakikita mga katukad ay isang pusa na aking pinapakain sa umaga. Kasi dati merong nagpapakain sa kanya yung mga construction boy dito. Pero natapos na rin yung kanilang kontrata sa trabaho at umalis na sila. So wala nang makakain ng tong pusa. Eh ako naman yung puso ko ay maalaga sa mga hayop. So ako na lang ang nagbibigay ng pagkain dito sa araw-araw. Itong pusang ito ay nanganak mga katukad. So hindi ko alam kung saan niya dinala yung kanyang puting. At ang hirap hanapin niya mga katukad. Nung isang araw may dala akong pagkain, tapos hindi ko naman nakita. Mabuti ngayong umaga, kakahanap ko sa kanya. Mga 30 minutes kong kahanap, bigla siyang lumabas. So yun nga, napakain natin ngayon mga katukad. Ayan. Ming! Psst! Ubusin mo na to. Ubusin mo na yan, oh. Meron pa oh. Meron pa oh. Oh, muning oh. Ubusin mo yan. So yung ulam niya na kinakain mga katukad, isda, tuna. At niluto ko itong kagabi. Iniiwan ko talaga to, tinira ko talaga para sa kanya mga katukad. Para makakain siya kasi dati mataba ito eh. Ngayon ilang linggo na mga katukad hindi nakakain ng maayos. So babalik natin mga katukad yung ano. Yung ganda na ang katawan na ito. Ito pa oh, meron pa maning oh. Oh. Kumain ng kamatis. So ayan mga katawagad, may sugat siya oh. So pagaling na rin siya. Isa maning. Ang gagawin natin ito mga katawagad, susundan natin mamaya kung saan siya naniniraan, kung saan niya nilagay yung ano, yung kuting niya. Abangan natin. Antabayan natin kung saan siya pumupunta. Hulo! Aba ako ito kung saan ito na ano. Kawawa naman. Kasi mapagmahal ka sa hayop, kahit hindi mo hayop, pakainin mo. Aabangan ko talaga to kung saan talaga yung kuting talaga nito eh. Gusto na lang lumalabas to eh. Aabangan ko talaga to kung saan talaga inilagay yung mga anak niya. So ayan guys, busog na yung pusa. Ayan, yan. Diyan siya lagi pumupunta mga katukad kasi noong ginagawa yung construction na yan, yung mga tao dyan, yun na nagpapakain. So lagi siya pumupunta dyan.
So ngayon, yun nga sinasabi ko sa inyo mga katokad, aabangan natin kung saan yung makuting nito. Ah, hindi niya pinapakita. Tama-tama mga katokad, 30 minutes ko siyang hinahanap ngayong umaga na to. Eh mabuti nung paalis na ako, naamoy yata na may ulam, malangsa, biglang lumabas. So ayan na, antayan na natin mga katokad. Napakabait niyan eh. Napakabait. Kaya hindi mahirap na pakainin. So kagabi nagtira ako ng tuna para sa kanya. Kasi kagahapon nagdala rin ako. Hindi ko alam kung sino kumain ng ano doon. Iniiwan ko. Ha? Meron. O Jollibee. Lalo pa binigyan mo ako, okay lang. Hindi, mga tira-tira sa Jollibee. Ano? May ano talaga ito eh. Kasi yung ano niya eh, buntis to eh. Simula nung nanganak, hindi talaga pinakita niya kung nasaan eh. Ang hirap hanapin. Basta lumusubusulpot lang siya doon sa may dulo na yun. Hmm. I-upload ko siya sa YouTube channel ko. Para sa mga fit lovers. Noong nakaraan nga eh, yung kapitbahay ko, ganito yung kulay ng nanay. Nagkaroon ng dalawang anak, isang puti saka isang ano, batik-batik. Akalain mo ba naman itinapon doon sa may bintana, mga puting, tapos nahulog doon sa ilalim. Ganito ako eh. Walang pakundangan na itapon yung mag-aalaga, tapos nung nanganak, itatapon. Pamigay na lang, di ba? So ayan mga katokan, din muna tayo magtatrabaho. Antabayan na natin talaga ito kung saan pagpupunta talaga si ano, si Muning. Ayan na. Yan, makikita na rin natin mga katokan kung saan ito talaga naninirahan. Pero ano eh. Yes, sir. So, maminiral po tira. So ayun siya mga katokad, nandun siya sa mga sasakyan. So para tayo nililin lang dito mga katokad eh, para din natin malaman yung ano eh, yung mga puting niya eh. Inaamoy niya yung mga parang pakiramdam ko mga katokad. Kasi lagi ko nakikita ito sa ilalim mga katokad na pusa na to doon sa nakaparking dito sa part na to. Baka yung kuting nito ay nandoon sa may makina nung sasakyan dito sa may pinaka clearing niya. Ayun na mga katokad. Sundan natin to kesa mag-ubos tayo mga katokan ng ilang minuto, basta sundan lang natin itong pusa na to. Yan, ganda ng motor oh. Ayun, pumasok na dito yata mga katokan, baka dito nang nanganak yung kuting eh. Ano ito bang kuting niya? Ano ito kuting? Saan? Hindi, ano ko siya eh. Naka-vlog po ito eh. Opo. So, hinahanap ko yung akuting niya eh. Ako nagpapakain dito eh. Okay, shout out. Sige.
Araw-araw ko nagpapakain dito eh. So, ang kuti niya, hindi niya pinapakita. So, ngayon, naantabayanan ko talaga siya. Kanina ko pa siya inaantay kung saan siya pupunta eh. Para makita ko yung pus, ayun ano niya, kuting niya. Kasi ito pang papakain dito, yung mga ano dyan, dati, mga construction boy. Oh. So, wala na. Eh, ako naman ang nagpapakain ngayon. 30 minutes ko siyang hinanap kanina, hindi ko siya makita. Tapos, tinitin ko sa ilalim ng mga sasakyan. Bigla na lang sumulpot doon. So, patatabahin ko ulit yan. Shhh! Ming! Punta ka na kasi doon sa kuting mo para makita ko. Nililin lang ako neto eh. Ayaw pakita yung anak na ito eh. Ah, Katukad Vlog nga pala, channel ko boss, mga idol. Katukad Vlogs. Tour ay ano, travel tour saka fishing, biking, mix. Nako, o kaya. Nangalabit pala, nangalabit sa pulis. Tapos pinapakain din niya. Hindi na talaga niya pakain dyan. Oh? Yan ang maganda sa ano eh. Saan yung pusa? Hinto yung kutsi dyan. Oh. Ayos eh, no? Saan yan? Wala dito sa masin eh. Marahil ngayon eh, nag-aalaga na rin ng pusa. Nag-aalaga na rin yung pulis ng pusa. Napaamo siya eh. Sabi niya, dapat kailin mo na yan, sir. Oo. Oh. Asma. May mga asma yung bata eh. Ako mahilig talaga ako sa mga ano, sa mga alaga no. Kaso nga lang mga isa bahay kasi namin litlit lang. Dapat iwi niyo na, sabi niya. Ano yun na nga eh. Sabi niya ganito ako sa pusa pero napaamo. Iba ang pusa kapag ano na, dumikit na yung katawan sa katawan ng tao, napapaamo talaga eh. Naglaglag dito. Naghahanap ng ano. Ayan mga katokad, talagang pinapantay talaga ako ng gusto nitong pusa na to eh. Ayaw yata ako patrabawin nito eh. Ayaw yata ipakita nito mga katokad yung mga kuting niya eh. Siya naglalaro siya, o oh, diba? Ang ganda. Na? Oo, oh, diba? Picturean mo na. Hindi yan, pinipicture video yan eh. Ayan, naglalaro siya. Aliw na, aliw ako to. Hawakan mo. Ayoko. Bakit? Yung ano? Bakit? Ayaw mo? Ba't maaayaw? Mabait yan! Dahil ganyan yung kulay niya, mabait siya. Oo po. Naglalaro siya eh. Mabait siya eh. Naglalaro siya. Ngiyaw mo. Wag, pindutin. Dali, hawakan mo na siya, baka mo. Nag-aalaga ka ng pusa? Asa pusa mo? Saan? Doon? Parang dito lang din yung aso, patulad yan ng kulay. Ayun, yung mga aso na yun. Ito muna, naglalaro siya oh. Gusto niya tumbayin yung ano, yung motor. Hindi, nagtumba ko yung motor eh. At tinatumba mo rin yung motor? Oo. Oh, di ba, kit niya oh.